lalagyan ko. Sabot. Huwag lalagyan ko. Sabot. Hirap igupin. Towards the mamba or the baby? Kailangan makapagpasensya at saka tulog. Tulungan lang. Saka ano, matulog ka na matulog. Matutulog yung baby, tulog ka din kasi hindi marami. Depende na baby yun, pero yun yung sabi. Okay po, thank you. Medyo iba yung dalawa lang kayo versus yung may anak na kayo. Talagang mag-a-adjust kayo. Pero huwag kayong masyadong ma-pressure kumbaga sa mga, especially yung demands ng bata. Medyo iba yung demands ng baby. Talagang late kayo matutulog. Ako actually, hindi ako masyadong. Pero talagang mag-a-adjust ka. Simula yung pagkapanganak hanggang sa paglaki. Pero always remember na lang. Kaya nga tayo may disability sa Melbourne. Tayo lang ay nandito. I mean, tayo lang. So, wala yung families natin. Especially ngayon, lockdown. I mean, naka-close yung border ng Australia. So, huwag kayong mahiyang mo nalang kung sabi. Thank you. Kung may mahiyang mo nalang. To add, yung baby gift, kahit na siguro, lalo siguro sa moms, first time mom, maraming stressful moments na parang, minsan iiyak ka nala, parang, asal ka, ganun. So, parang is normal. And, i-share mo lang kay Alan, parang maintindihan ka din yan. Pero, at the end of the day, yung baby kasi gift yan sa atin. So, treasure mo every day. Yun lang. And, happy kami for you. And, basta, ano to, always remember, every time, may parang perfect time yan. So, now, binigay sa inyo, it means it's the right time for you. Thank you. Ang masasabi ko lang kasi ako yung for you. Alam namin nyo, parang pareho tayo ng girl na matagal kayo ako ng family. Hirap na yun na nagkaroon kayo. And we're so happy for you. Sa akin yung practical na masasabot sa inyo. Kung wala ako masyadong build, mag-favorite ka. Kasi yung nangyari sa akin, nahirap ako ngayon sa pato. So, tumuginom siya ng pedigree. Biglang dumami. Thanks lang nila. Sobrang excited. Ano ba? Siguro, ang advice ko lang, di ba, ewan ko kung pareho po kayo sa namin kayo na parang magbabasahin, namin magbabasahin, parang what to do yun. Pero don't be yourself up. Things do it. You are happy with the things going forward. Kasi ang meron ang kids, yun yan, iba. Iba yung ang bawat ko. Napaka-unique ko lang. So, they may be good in your neighbors. The best listener is the best listener. Kasi gusto kayo, mas isang mas ako, meron pala ako as advice for this. Don't forget about this. You have to take care of this. Kasi kailangan mo hindi naman. Siyempre, ang focus mo kung ano yung first, congratulations! Thank you! And I'm gonna share with you some of the experience ko. Like, ako workaholic ako. Nag-o-OT ako na the night shift. And sabi ko, kaya-kaya ko kasi minsan I work 7 days, tapos 12 hours night shift. Pero nag-o-OT ko si baby, iba siya kasi ano, every 2 hours kanya ginigising. So imagine mo, tulog ka, gising ka. Tapos ano, agad-agad na cannot wait for the milk. Magka-cry siya ka agad. Tapos so, exhausting siya.
Tapos meron time na nagka-try siya, even though anong isusuot mo na, ano ba yun, kailan, burp, tapos hindi ko alam. Guys, may nangyari sa akin na I just stepped up. Kaya ako na siya umiyak muna. I just needed 5 minutes. You can do that. You just take a break. And then you gather yourself, compose yourself, and then you relax. Kasi siyempre, exhausted ka, you cannot diagnose what you need. Guys, ano ba napi? Wala na ba? Okay na pwede napi. Tapos, napadede ko naman, nag-work naman. So, sometimes, ano, it's okay na yung baby can come to sleep. Just get out and have 5 minutes later. So, yun. So, yun yung, ano, yung ano talaga yung tulong sa challenging tour. And never ko na experience na anyone needed me every 2 hours. So, lang pati na ano ako na dread na ano. And marami frustrations like na ano, sometimes hindi ka magkakalatch yung pag nag-breastfeed. Tapos hanggang naisip na gusto mo ko siya or ano. But, you know, your instinct will grow over time. You just have to trust your instinct. Like, kailangan yung diaper in the morning, may baby, hindi siya pwedeng mag-dehydrate. Tapos yung normal flu sa atin, is iba sa kanila, they will feel lethargic. Kailangan din ano yung antenna mo na always focus on the baby and forget about everything, kahit yung house, the chaos, ganun. So just forget about it. Your laundry will multiply 3 times. Kung nag-laundry ka lang ng once, ngayon 3 loops. So, yun, mag-overwhelm ka talaga sa work. And for you, alam siya, you have to cook now. You have to ensure kung nag-breastfeed si Diane, you have to ensure mag-food siya. Kasi ang breastfeeding is very, kukunin niya yung energy mo. So, kung hindi ka magluluto, just ensure may kakainin siya sa fridge. And then, pag-uwi, walang OT. Kasi kahit ako nga, I wait for Mark 5. Uwi siya kasi ako natutulog. Baby, but